ang chip na ito ay nagkaroon ng nagsimula ang kasaysayang ito bago pa man dumating ang digmaang at bago pa man dumating ang ikalawang digmaan dito sa nagsimula ang chip na ito ay nagkaroon ng chip na ito ay nagkaroon ng tatak na chip. Ang tatak na chip ay may mahabang kasaysayan at kwento. Ang mga bulok at mahusok. Ang mga bulok at mahusok. Ang mga bulok at mahusok. Ang jeep na ito ay nagkaroon ng ang jeep na ito ay nagkaroon ng ang tatak na jeep ay may mahabang kasaysayan at kwento. Nagsimula ang kasaysayan ito bago pa man ang pangalawang digmaang pandaigdig at ang jeep ay nagkaroon ng ilang nagmamayari simula noon. Ngunit dahil sa kampanya ng pamahalaan ng modernisasyon at alisin ng mga bulok at mausok na mga sasakyan di umano, ay unti-unti na pong nababawasan ang ating mga pampasaherong jeepney na ito sa mga lansangan. Hello everyone and welcome back to my channel Coin Drop. Ngayong araw na ito, aba, tayo'y maglalakbay. Samahan niyo ako sangkay at tayo ay sasakay dito sa tinaguriang hari ng lansangan. Ang jeepney ang mga sasakyan na ginagamit ng mga Amerikanong sundalo noong pangalawang digmaang pandaigdig. Kinilala ang mga sasakyang ito sa pagkakaroon ng mga kakaibang dekorasyon at masikip na pagkakaupo ng mga Amerikanong sundalo. Noong papaalis na ang mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, daan-daang mga segundamanong mga jeep ang ipinagbili sa mga Filipino. Binago ng mga Filipino ang itsura ng jeep, ginawa nila ito para magkasya ang ilang mga pasahero, may mga metal na bubong para sa ilalim at inayusan ang sasakyan kasama ang mga buhay ng mga kulay at mga palamuti sa harapan nito. Nilagyan pa ng mga bakal na bumper at hawakan o sabitan ng kamay para komportable at masuportahan ang mga sumasakay ng jeep. Sa pagtanggap ng gobyerno sa paggamit ng sasakyang ito, nagbigay ang pamahalaan ng mga palatuntunan sa mga driver at pasahero upang maisaayos ang daloy ng mga sasakyan na siya ngayon isang sikat na pampublikong sasakyan sa ating bansa. Mabilis na lumitaw ang jeepney bilang isang tanyag at malikhaing paraan upang matatag muli ang murang pampublikong transportasyon na nawala sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagkilala ng malawakang gamit ng mga sasakyang ito, nagsimula ang pamahalaan ng Pilipinas na magpataw ng mga limitasyon sa paggamit nito. May mga espesyalisadong mga lisensya, mga regular na ruta at nakatakdang pamasahe.
Ang mga karaniwang jeepney ay may mga malalaking bintana sa gilid at walang pintuan sa may bandang likuran. May mga jeepney rin na may aircon, electric fan, binalutang plaka, at malalaking speakers na may malalakas na tugtugin. Noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang pangunahing sasakyang pangtransportasyon ay kalesa o karwahe na pinatatakbo ng mga kabayo. At ang kalesa ay unang dumating sa Pilipinas noong 19th na siglo o ang panahon ng mga Kastila, kung saan ito ang itinuturing karwahe ng mga nobilidad at opisyales o kaya ang transportasyon ng kalakalan. Tulad ng karitelya, mayroon itong dalawang malaking magkabilang gulong, mga nakakubling upuang pang-apat na tauhan at isang kutserong tagapagtakbo sa kabayong humihila ng kalesa. Kahit natapos na ang kolonyalismong Kastila, makikita pa rin ang mga kalesa sa Manila. Ngunit ang mga ito ay hindi na lamang pang-pribadong gamitan, sapagkat naging pampublikong sasakyan na rin ito. Sa kasalukuyan, tuluyang nawawala at bihira na lamang makita ang kalesa kahit sa siyudad ng Maynila. Ang pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang mga kalesa ay dahil napapalitan na ito ng mga jeep at tricycle, mga sasakyan na pinapatakbo ng makina. Sa Intramuros, Chinatown at sa Cebu, ang kalesa ay naging parte ng industriyang pangturismo ng Pilipinas, kung saan maaaring libutin ng mga dayuhan ang naituring lugar habang nakasakay sa kalesa. Alright, magandang hapon, points wrap po. Anong pangalan mo, kuya? Christopher, Steven Baker. Sir Christopher, ilang taon ka na bilang super? Ano na, mga 15 years ako. Mga 15 years na. Wow! Ano yung reaction nyo pala dun sa kampanya ng pamahalaan na alisin yung mga bulok di umano at mausok na sasakyan? Hindi, para sa akin, wala sanang alisin yung mga ganitong sasakyan. Kasi unang-una, matandaan na itong sasakyan na ito. Dito na kami nagkaroon ng, nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon kami ng ito. Wow! Diba? Siyempre, papasalamat lang kami sa may kapal na tinulungan kami. Okay. So, ano yung naging reaction mo doon kung tuluyang mawawala na siya? Kasi ang reaction ko, kung mawawala yung jeep namin, kasi kung mapupunta kami doon, masyadong mahal yun. Siyempre, huli ganyan, bilyon yun eh. Wow. Hindi namin kaya yun. Unang-unang pamasahe, mahal. Magigit sa jeep, medyo lang. Doon, sa moderno na yun. Dito. Nasasakyan. Dito, okay lang kasi sarili mo kita. Sarili mo. Pangmasa to eh. Pangmasa. Oh. Okay kuya, isa na lang tanong mo. Ano ba ang, ano yung magiging advice mo sana? Ano yung gusto mong i-advise sa gobyerno natin? Ang gusto ko na sana mangyari na, ang nasanang palitan kong jeep. Oo. Para sa mga taong mahihirap at pangmasat. Pangmasat eh. Hindi pala yun, hindi pala yun libre sa inyo. Hindi libre yun. Hulugan yun. Hulugan mo yun. Ano mangyayari yun? Okay. Sir, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa akin. Ang jeepney ang pinakagamit na uri ng sasakyang panlupa sa Pilipinas. Ginagamit ito sa pamamiyahe, kalakalan at mga pamamalakbay pamilya. Ang jeepney
ay kayang magsakay ng 12 hanggang 15 katao. Samantalang ang mahabang jeepney naman ay kayang magsakay ng 15 hanggang 20 katao. Kadalasan ang mga jeepney ay puno ng mga tao lalo na tuwing oras ng uwian ng mga tao. Samantala, alam niyo ba sangkay na ang mga orihinal na mga jeepney ay mga binagong jeep na ngayon pang militar. Ginagawa na ngayon ang mga makabagong jeepney ng mga paggawaan sa loob ng Pilipinas. Sa gitnang pulo ng Cebu, ginagawa ang karamihan sa mga jeepney sa paggamit ng pangalawang gamit or second hand na mga truck sa bansang Hapon. Orihinal na binalak upang magdala ng mga kargamento imbis na mga pasahero. Sa pagdaan ng panahon, kaliwat ka ng mga grupo ang kumusbong at patuloy na nakikipaglaban upang isulong ang karapatan ng mga tsuper sa pamamagitan ng aumento sa pamasahe at ipahinto ang phase-out sa mga lumang jeep na ipinapasada sa araw-araw. Upang makasabay sa modernisasyon, nagkaroon na rin ng iba't ibang mga inobasyon sa paglikha ng mga jeepney tulad ng air-conditioned jeepney at e-jeepney na kakaiba ang disenyo at mas malalaki ang istruktura upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Madagdagan man ang mga uri ng sasakyang pangtransportasyon sa bansa tulad ng LRT, MRT o iba pa, mananatili pa rin raratsada ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Ang jeep ay isang simbolo ng kulturang Pinoy. Sa pagmomordinisa nito, anyo lang ba ang magbabago dito? Sapagkat karamihan sa ating mga tsuper ay dito nakasalalay ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Hanggang sa susunod na aking kwento, ako muli ang iyong waray na sangkay, Coin Drop. Ingat tayong lahat and God bless us all. We'll be right back.